Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ikalimang linggo na tayo ng ika-apat na markahan. At sa linggong ito, may panibago tayong kwento at aralin sa gramatika na pag-aaralan. Handa na ba kayong tuklasin ang mga ito? Kung handa na ay, simulan na natin! Para sa linggong ito, ang pag-aaralan natin ay ang kayarian ng pangungusap. Ngunit bago ninyo lubusang unawaan ng kayarian ng pangungusap, dapat ay alam nyo ninyo muna kung ano nga ba ang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Okay? May dalawang uri ng sugnay. Ito yung sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Pag sinabing sugnay na makapag-iisa, ito ay may buong diwa o kaisipan. Ito yung tinatawag nating punong sugnay o malayang sugnay. Okay? Ito ay parang sentence na rin. Ito yung tinatawag nating independent clause. Okay? Meron tong simuno at panaguri, kaya siya ay kaya niyang makapag-isa. Next is sugnay na di makapag-iisa. Kabaligtaran ito nung nauna. Ito ay walang buong diwa o kaisipan. Tinatawag itong katulong na sugnay. Ito ay pinangungunahan ng mga pangatni, gaya ng habang, kung, sapagkat, dahil, ngunit, at iba pang kauri nito. Again, pag sugnay na di makapag-iisa, pinangungunahan siya ng pangatnig. At ito ay walang buong diwa. Ibig sabihin, kapag binasa mo ito, hindi mo agad maiintindihan dahil parang kulang, hindi siya kumpleto. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa apat na kayarian ng pangungusap. Dahil alam niyo na yung sugnay, maaari na natin pag-aralan ang mga ito. Okay? May apat na kayarian ng pangungusap. Ito yung payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Magsimula tayo sa payak. Kapag sinabing payak, ito ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Okay? Ito yung isang sentence lang talaga siya. Isang sugnay na makapag-iisa lamang. Okay? Ang payak ay maaaring, ito, may apat siyang anyo. Una, payak na paksa at payak na panaguri. Okay? Pag sinabing payak, specific lang yon, nag-iisa. Okay? Isang paksa, isang panaguri. Isang simuno at isang panaguri. Halimbawa, si Lita ay natulog agad. Paksa doon ay Lita, and then ang panaguri ay natulong. Natulog tuloy. Natulong. Again, si Lita ay natulong agad. So, may isa yung simuno at may isang panaguri. Next, maaari rin yung payak na paksa at tambalang panaguri. Tinatawag naman tambalang panaguri kung dalawa. Okay? Halimbawa, ang hikbi niya ay gumimbal at nagpayanig sa paligid. Ang paksa ay yung hikbi at yung panaguri ay yung gumimbal at nagpayanig. Next, tambalang paksa at tambalang paksa at payak na panaguri. Dalawang simuno at isang panaguri. Halimbawa, ang isip at pakiramdam ni Sato ay pagod na. Next, tambalang paksa at tambalang panaguri. Ang bigas at baterya ng langis ay inilabas at ipinamigay sa mga tao. So, dalawang paksa at dalawang panaguri. Yan ang tatandaan ninyo sa payak na pangungusap. Ito ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Gumagamit ito ng at, ngunit ito ay para pagdugtungin lamang yung mga salita. Okay? Salita lamang ang pinagdudugtong ng at dito sa payak. Okay? Dahil mamaya ituturo ko yung iba pang gamit ng at. Yan yung payak. Again, may apat na anyo ito. Ito ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Ngayon, para sa tambalan, ito ay nagpapahayag ng dalawa o higit pang diwa o kaisipan. So, kanina isa lang, ngayon dalawa or maraming kaisipan. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa. Again, dalawang sugnay na makapag-iisa na ito. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na at o ngunit, subalit, at iba pa. O kaya naman ay quit o yung tuldok-quit or yung tinatag nating semicolon. Ayan, kung mapapansin ninyo, nandyan yung at.
Kanina, yung at ay ginamit bilang pang-ugnay ng dalawang salita. Sa tambalan, ginagamit yung at na pang-ugnay sa dalawang sugnay na makapag-iisa. Ibig sabihin, pinagdudugtong niya yung two independent clause, hindi lamang salita, kung nandito tayo sa kayariang tambalan. Halimbawa, kinalong siya ng ama sa mga bisig nito. So, isang sugnay na makapag-iisa yan. At si Sato ay nakatulog. So, isa pang sugnay na makapag-iisa, pinagdugtong sila nitong pangatnig na at. So, yan ang tambalan. Dalawang sugnay na makapag-iisa na pinagdurugtong o pinag-uugnay ng pangatnig na at o ngunit, subalit, at mga kauri nito. Okay? Next, hugnayan. Ito naman yung sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Isang independent at isang dependent. Isang makapag-iisa, isang di makapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng mga pangatnig na habang sapagkat dahil ng upat, datapwat at mga kauri nito. Dahil, di ba, ang sugnay na makapag-iisa ay pinangungunahan ng mga pangatnig na yan habang sapagkat dahil ng upang, datapwat. So, halimbawa, si Lita ay nakatulog agad. Sugnay na makapag-iisa. Then, pangatnig ng. Then, sugnay na di makapag-iisa nang maubos niya ang pipino. Si Lita ay nakatulog agad nang maubos niya ang pipino. Kung mapapansin ninyo, may slash. Diyan natatapos yung sugnay. Okay, dito. Okay. Si Lita ay nakatulog agad. Yan yung sugnay na makapag-iisa. Nang maubos niya ang pipino, sugnay na di makapag-iisa. Naintindihan ba ang hugnayan? Hugnayan, isang sugnay na makapag-iisa, isang hindi makapag-iisa. Dumako tayo sa huling kayarian ng pangungusap. Ito ay tinatawag na lang kapan. Ito ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at dalawa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Para siyang hugnayan kaso dalawa o higit pang sugnay na di makapag-iisa yung nandito. Halimbawa, nag-alala ang ina. Sugnay na makapag-iisa. Isa yan. Sugnay na makapag-iisa. Then, dahil nagugutom na si Lita, sugnay na di makapag-iisa. Then, kaya kinuha niya ang huling pipino, sugnay na di makapag-iisa. So, may isang makapag-iisa at may dalawang hindi makapag-iisa. Pinagdugtong siya gamit yung pangatnig na dahil at kaya. Naintindihan ba ang apat na kayarian ng pangusap? Uulitin ko. Payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Naintindihan? Kung naintindihan, ay dumako tayo sa inyong pagsasanay. Para sa inyong pagsasanay, isusulat nyo lamang ang P kung ito ay payak, T kung ito ay tambalan, H kung hugnayan, at L kung langkapan. Ito ay pagsasanay lamang. Okay, number one, ang Pangulo ay umakyat sa entablato at nagbigay ng talumpati. Ano kaya ito? Payak, tambalan, hugnayan, langkapan. Number two, pumasok ang mga bata nang marinig nila ang tunog ng kampanilya. Number three, nag-alala ang ina dahil nagutom na si Ana, kaya kinuha niya ang huling tinapay. Number four, malaki ang mga silid-tulugan at malinis ang malaking bakuran. Number five, alamin natin ang mga karapatan ng bawat batang Filipino. Filipino daw. Batang Filipino. Again, alamin natin ang mga karapatan ng bawat batang Filipino. Yan. Tingnan naman natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Number one, it's payak o letter P. Ang Pangulo ay umakyat sa entablado at nagbigay ng talumpati. Gumamit man ito ng at, ngunit ito ay para magtugtong lamang ng mga salita. Okay? Dahil yung nagbigay ng talumpati ay mga salita lamang. Hindi yan sugnay na makapag-iisa. So, ito ay payak lamang. Number two, pumasok ang mga bata. Then, pangatnig ng, marinig nila ang tunog ng kampanilya. Ito ay hugnayan. Okay, isang sugnay na makapag-iisa at isang hindi makapag-iisa. Number three, nag-alala ang ina.
Sugnay na makapag-iisa. Dahil nagutom si Ana. Sugnay na di makapag-iisa. Then, kaya kinuha niya ang huling tinapay. Sugnay na di makapag-iisa. So, isang sugnay na makapag-iisa. Dalawang sugnay na di makapag-iisa. Ito ay langkapan. Number four. Malaki ang mga silid-tulugan at malinis ang malaking bakuran. So, dalawang sugnay na makapag-iisa yung pinagdugtong, ito ay tambalan. And number five, alamin natin ang mga karapatan ng bawat batang Pilipino. Ito ay payak lamang. Naintindihan na ang apat na kayarian ng pangusap. Ngayon, dumako tayo sa inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, nais kong basahin ninyo ang kwentong Si Osiris at Isis mula sa pahina 358 hanggang 360 at gawin ang pag-unlad ng talasalitaan, page 361. At para naman sa gramatika, gawin ang gawain A at B, page 367 hanggang 368. Para sa pag-unlad ng talasalitaan, ayan. So, meron diyang dalawang salita na may parehas na spelling pero magkaiba yung bigkas at magkaiba yung kahulugan. Halimbawa, ang buhay na trigo at halaman ay biyaya ng kalikasan. Number two, ang buhay ng mga Diyos at Diyosa ay sadyang mahiwaga. Alin kaya ang kahulugan nito? Kasaysayan o tumutubo? So ilalagay nyo lang kung A o B dito sa mga bilog. Again, buhay, buhay. Number three, si Isis. Okay, ang si Isis ang puno ng langit, daigdig, maging ng karagatan dahil sa kanyang kapangyarihan. Number four, tumubo ang isang matayog na puno mula sa kanyang katawan. So, alin dito kaya? A or B? Katawan ng kahoy mula sa ugat o leader o taong nag-uutos? Number five, kakaiba ang kanyang anyo dahil sa sungay ng baka na makikita sa kanyang ulo. Number six, baka makapangyarihang Diyos sa lamang ang mayroon nito. So, A, katagal na nagpapahayag ng pag-aalinlangan, o B, hayop na kasing laki ng kalabaw. Number seven, ang malakas niyang daing, ang dahilan ng muling pagkabuhay ng asawa. Number eight, nagsilbing pamatid gutom ang mga daing sa kanilang, na kanilang ibinigay. Alin dito yung hinaing at alin dito yung isdang binyak at pinatuyo? Number nine, ang kapatid ni Osiris ay isang ahas sa pagtangkang pagpatay sa kanya. And number ten, ang katangian niya ay isang bulaklak sa ganda at ahas sa bilis. Alin dito yung ibig sabihin ay taksil at alin naman dito yung ibig sabihin ay uri ng hayop na may kamandag ang kagat. So, ilalagay niyo lamang kung A o B ang tinutukoy ng bawat salita. Next, gawain A. Para sa gawain A, uriin ang pangusap ayon sa kayarian. Isulat dito sa araw na yan, dyan sa bilog, yung letra ng sagot. B kung payak, T kung tambalan, H kung hugnayan, and L kung langkapan. Kagaya ng ginawa natin sa inyong pagsasanay. Sa gawain B naman, bilugan ang tiyak na simuno at salungguhitan ang tiyak na panaguri sa bawat pangusap. Uriin ito kung ang mga ito ay payak o tambalan. Uulitin ko, bibilugan ninyo yung simuno or yung paksa. Then, underline yung panag-uri. Okay? Kung yung binilugan ninyong simuno ay payak, isusulat niya dito sa patlang ay payak. Kung ito ay tambalan, isusulat niya dito ay tambalan. Ganun din sa panag-uri. Kung yung sinalungguhitan ninyong panag-uri ay payak, ilalagay nyo payak. Kung ito ay tambalan, ilalagay nyo dito ay tambalan. Okay? Uulitin ko, bilugan ng simuno, salungguhitan ang panag-uri. Ilagay kung ito ba ay payak o tambalan. Naintindihan ba ang inyong gawain para sa linggong ito?
Naway naintindihan ninyo ang aralin natin para sa linggong ito. Huwag kalimutang ipasa sa Class Dojo ang mga gawain na kinakailangan ninyong ipasa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!